Welcome sa another video ng Mojo Shop. Andito naman po tayo para muling mag-aral at matuto, no? Parang professor lang dating, ano? Okay guys, meron tayong isang scenario dito, no? Bali, nadunggol si Tapalodo, no? Nabasag o basta crack siya o whatever. So bibigyan ko kayo ng idea kung paano mag-install o magpalit ng tapalodo ng Yamaha SZ natin, no, na mas mura at mas maganda ang dating. So guys, ganito, no. Ito yung stock tapalodo natin, no, yung fender natin, no. So, yan, kita nyo, basag-basag siya, no. May isasuggest ako sa inyo na alam ko naman na yung iba ay alam na rin, ano. Kesa bibili kayo ng ganitong stock na tapalodo, ano, eh kung ito ay gusto nyo laang, no? Pero palagay ko magugustuhan nyo. So, if ever na magpapalit kayo or nabasagan kayo, I mean, ng tapalodo, ano, para sa akin, eh, mas maganda kung i-replace nyo is yung pang FZ, no? Yung Yamaha FZ na tapalodo, no? Alam nyo po kung bakit, no? Kasi ang tapalodo ng FZ mas mura at itong stock natin na tapalodo, no, eh bukod sa mahal, eh mahirap pa maghanap, no. At kung sakasakali na magpapalaki kayo ng gulong, ano, dito sa front wheel natin, no, pag stock tapalodo ginamitin nyo, sasaya dyan sa gilid na to, no, sa gilid. Bawa, nag-size kayo ng 100, no, sa gulong, size 100 na front tire, eh sasayad talaga dun sa stock natin, no, sa stock na tapalodo. So suggest ko lang na kung sakasakaling magpalit kayo, no, or nagpalaki kayo ng gulong, no, eh ito ipalit ninyo yung pang FC, no, ha. Ayan, eh, kung okay lang sa inyo. So, i-install natin to, itong pang FZ. Since ako, naglaki ako ng gulong, ano? Ano ba yung size ng gulong ko nito? Ano ko, 100 to, eh. Oh, 100 by 80. So, pag nag 100 by 80 ka, sayad ka talaga sa tapalodo. Well, anyway, so, pag nag-install kayo nito, no, nung pang FZ, ang kailangan nyo lang po rito is yung bracket na ganito. Siguro 50 pesos or 60 pesos sa mga motorcycle shop to, ano. Ika-cut nyo lang to. Teka, kuha ko tripod para makakilos yung isang kamay ko, ha. Ito yung bracket na gagamitin natin, guys, no. Kasi pag install natin to, kailangan talagang brakita, no. Yan. So, nakanyan-nyan-nyan. Kailangan brakitan dito kasi pag hindi mo binrakita, kapos. Ayan, no. Kita nyo? So, ayan. Ayan yung scenario natin. Kaya kailangan brakitan. Lalagyan natin ng extender, no, dito para kumapit yung tornilyuhan natin. No? So, ayan. Ito yung bracket, no. So, ganyan ang system yan, no. Babrakit ka natin ng ganyan. So yung measurement nasa ano yan, ito, metrin natin. So 2.5, no?
2.5 inches ang measurement na ikakat natin dun sa bracket, ano? No? Tapos yung dito banda, pag na-ikat nyo na, bawasan nyo lang ng konti or i-adjust nyo ng konti, no? Ito gaya nito. Ito yung original butas. So, hindi siya swak dyan. So, adjust ka rito. So, pareha siya na, kabilaan. No? Madali naman i-ano yan kasi pag silip nyo rito, kuha kayo ng medyo matulis na bagay, no? Pag sinalpak nyo ganun, markahan nyo ganun. Tapos pag namarkahan nyo, nasa kanyang butasan. Okay. So, yung bracket natin, kukuha tayo ng 2.5 inches. No? So, yan. 2.5 inches. So, dito. Ayan. So, puputulin natin ng ganyan, no? Dalawa ang kailangan natin. Putol. Walang kayo ng pliers or gaya nito, no? Putulin nyo ganun. Tutwist nyo lang naman, yun. Yan. Dali-dali maputol nyo. Diba? Putol. Ayan. Tapos kuha kayo ng gantong klaseng tornilyo. Ayan. O kung ayaw nyo naman ng ganito, yung yayamanin bolts ang kabit nyo, nasa sa inyo yan. Kung anong trip ninyo, basta ako, okay na ako rito. No. So, yan. So, putol lang dalawang ganito, no? So, ayan guys, no? Naputol na natin. So, nilagyan ko ng konting ganun kasi para madali iswak na ganun. No? Nasa inyo yan kung anong diskarte, ano, basta importante maikabit ninyo. So, ayan. Nilagyan ko ng konting gitla. Ayan, hindi makita. Ayan. Nilagyan ko ng konting gitla para adjustable siya. Kung sakasakaling hindi siya mag-fit dito sa bandang taas, pwede ko siya ibaba. No? Okay. Yung goma po pala, no, kapag bumili kayo ng gantong klaseng FZ fender, ano, baka sakaling walang goma, no? Yung goma sa lumang tapalodo ninyo, itong gaya nito, kunin ninyo, no? Tapos 'yun ang ikabit ninyo. Tapos yung may ano kasi ito metal spacer, no? Ito. I-suggest na 'wag niyo nang ikabit 'to kasi hindi naman siya makakatulong, no? Kaya tanggalin niyo na lang. So, yung mga rubber na yan, kunin ninyo para ikabit dun sa i-replace natin na FZ fender. No? Ikabit natin. So, ganyan lang naman pagkakabit nyan. Tutok nyo dyan. Tapos, kuha kayo tornilyo. Then, shoot nyo rito. Ayan. Ayan, nakabit natin guys, ha? Ready to salpak na to, no? Using the camera. Ayan. So, sa pagsasalpak, huwag niyong simulan dito sa itaas. Tapos ipipress niyong gano'n, no? Bad yun. Yung galing dito, tapos ibababa niyong gano'n. I-bibend niyo ng gano'n, no? Pipisain niyong gano'n. Huwag pong gano'n. Kasi masisira po. Mababasag po yan. So, technique po dyan, ang pagkakabit niyan, iayon niyo sa gulong. Ito, tingnan niyo, ha? Diba, mayroong maumbok. Yan, pag diniin niyo ng gano'n, biyak yan, no? Mabibiyak. So, i-shoot nyo ng ganyan. Ito yung dulo, di ba? Ito yung kurbada. Ipasok nyo ng ganyan. No? Ayan, suabi-suabi, oh. Ayan. Ayan. Di ba? So, sana klaro yun, ano? I-shoot. Slide. Okay. So, tornilyo natin. Yeah.
So available to nga pala ang mga original parts, no. Pasyal kayo kay Boss George, no, sa 11th Avenue, corner 4th Street, North Caloocan. Ano ba yun? Grace Park ba yun? Yan, sadyain nyo si Boss George doon. Manawa kayo ng pyesa doon kung pyesa lang ng SAFC ang kailangan nyo, no? Nga pala, shoutout kay Manay Jane. Manay Jane, shoutout dyan sa Nigel George shop, no? Kay Boss George, kay Boss Doms, yung poging-poging mekaniko ng FFCD. Shoutout sa inyo, no? So, ayan. Alright. Tiyagaan nyo lang na pihitin kasi dukutin. Pwede nyo naman tanggalin yung gulong para mas kampante kayo magpihit, ano, or mas easier na mapihit. Yun nga lang, since malapad na yung gulong natin, baka mahirapan naman kayo mag-shoot nung gulong doon kasi may nut na nakasagabal. Bolt. No? So, I suggest na ikabit nyo na lang ng ganyan. No? Tiyagaan nyo na lang. No. Natin. Baka malaglag pag nagrunning-running na tayo. Oh guys, yung ano ha, yung tornilyo rito nga pala ha, huwag niyo lalagyan ng mahaba. Kasi magsasalubong yung dalawang tornilyo doon. Next thing around, lost thread kasi yung tornilyo dun sa likod noon at dito sa bracket na to pag nagsalubong tutukod, kaya maliit lang yung para dito, no? Maigsi pala, maigsi, hindi maliit, maigsi lang. Yan. Okay, kita sa kabila. Ito nga pala conversion na rin, no? Nabili ko lang sa motorcycle shop din, no? Sa tropa ko para lagayan ito. Ito. Oh, ayan, install na natin, ano? Ibang forma, no? FZ fender po 'yan, no? Ito yung nirepaint ko. Yan. Oh, nakita sa camera, no? Itong shock po na ito, in order ko online, ang brand dito is Takasago. Ang millimeter niya is 400 millimeter. No? Tataas siya, mataas siyang konti compare sa stock. Nandun naman to sa nakarang video ko, ano? Kung paano install yan o ano ang dapat palitan. Well guys, salamat sa panonood ng video kong ito, no? Sana may natutunan naman tayong muli. Pag bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa video ko na alay ko sa inyong lahat. See you! Thank you for watching!